Good morning. 7 a.m. na guys, wala pang araw, makulimlim. So, ano nga ba ang mga naging effect dahil naging shaded ang bubong natin? So, dito guys sa labas, hindi naman masyadong ano yung effect. Kasi from 4 to 5 hours, meron pa rin tong mga 4 hours na direct sun. Yan, ito. Medyo nagiging pale, pero hindi gaano. Itong mga nasa labas is, kaya-kaya pa yung araw, kahit shaded yung tuktok nila. Dati kasi guys, hanggang 12. Ayan si RZ, hanggang 12 natatamaan dito, as in tuktok. Ngayon, hanggang mag-11 na lang. Tingnan nyo si Burrito, ang tataba. Ang cute ni Burrito, oh. Chubby-chubby niya. Ayan, so masaya pa dito ang ating mga succulents. Ayan, si pendens, tumataba na din. Ito si crab cactus, oh. Hinihintay kong mag-flower, wala. Ayan, sa mga pagpo-propagate daw nito, guys. Kita nyo yung mga aerial roots. Ayan, ikakat lang yan, tas tuso. Ayan. Ito oh, si Minibel dito, maputla. Ito, napansin ko din si Madiba. Yan, nabawasan yung pagka-red niya. Nakaraan, so, super red siya. Sino pa ba? Ito guys, naman sa cactus. Dati kasi nasa loob to guys. Matagal siya sa loob, 1 taon mahigit. So, hindi siya lumalaki yung mother plant. Ang nangyari, nag-pops siya. So, ganyan mangyayari sa cactus pag kulang sa araw. Ganun din yung isang golden barrel ko na maliit noon na tinapkat ko. Ayan, tingnan nyo to guys, si aloe. Pinkish to dati, pero nasa labas siya nung pinasok ko. All green na siya ulit. So, ganun talaga yung effect. Yung color. Unang-una dyan, makikita sa color. And, makikita din sa leaves. Tingnan nyo to. Si Blue Rose, ang ganda niya dati. Ngayon, nagpalda na siya. Yan yung tawag eh. Ayan o, paldang-palda talaga. Palda is, bumababa yung mga dahon. Kasi, naghahanap siya ng more sun. Yung mga ganito kasing klase na echeveria, mahilig sa araw talaga to eh. Parang si Bluebird, madalas ganito din eh. Yung mga may blue, yan, mahilig sa araw yan. Ito pa si Bekya. Teka lang. Yan, kung makikita nyo, naging pointed yung mga dahon ni Bekya. Dati medyo round siya. Yan, may pagka-round ang dahon nito. So, pag etiolated yung succulent, humahaba din yung leaves. And, nawala yung kulay niya. Yan, as in, nawala yung red. Ayan, so yun yung effect ng ating kulang sa sun. Ito pa yung mother ko na Minibel. All green na. All green na talaga. Oh. Ayan, wala na siyang kulay. So pag kulang sa sun guys, bumabagal din yung pagdami nila. Pagdami and paglaki. Ayan, pumapangit talaga. Hindi compact. Ito pa oh. Blue. Si Blue Senesio, naging green na. Ayan, blue ito dati, guys. Ayan. Pero itong si Lila China, ayan, ano pa rin naman, maganda pa rin. Ito si Painted Frill, hindi na siya red. Ay, maroon pala yan. Ayan, ito may red pa rin. Si Darly Sunshine, ayan o. Wala na siya, ang kulay talaga. Isa pa guys sa gymno, may gymno din na nag-aano yung kulay tulad nito. Ang kulay nito dati, intense yung red and green niya. Ngayon, medyo pumusyaw. Yan. Pero may kulay pa din. And ano pa ba? Ito pa, napansin ko to kahapon lang. Ito yung mangosteen hybrid. Blackish kasi to guys dati. Green na lang, ayan o.
Yan, nagiging green na yung dating black. So, pag kulang sa sun, hindi lumalabas yung kanilang tunay na kulay. Yan, eto. Iba rin pagka-yellow nito noon eh. So, mapapansin mo din talaga na umiiba yung kulay. Eto, ganyan pa rin naman. Eto, nawala rin yung pagka-intense pink. Yan. Hindi masyado sa gym na. Sa Francoise ay eto. Green na lang din yan. So, ano pa din? Meron pa ding effect. Kasi na-delay guys yung paggawa ng ano ko eh, dun sa taas. Eto, ganyan talaga kulay nila. Etong isang Francoise ay na to, ano, may kulay pa din. Nabawasan lang talaga yung pagka-intense. Ganun. So, dapat first week ng December. Oh, last week ng November, hindi natuloy. And then, this week, hindi rin natuloy. So, I think, excuse me. I think mga next year na magagawa yung ating ano taas. So, tiis-tiis na lang muna. Pag na-etiolate ko ang mga succulents, mostly hindi na yan babalik. Yung elongated na leaves, hindi na babalik. So, ang best way na lang is, ikakap na lang yan pag gano'n ang nangyari. So far dito is, compact pa naman sila. Yung nasa labas, yung nasa loob lang talaga ang kitang-kita mo yung effect. So, dito parang sapat pa. Pero hindi pa rin lumalabas yung kanilang stressed color. Ayan. Kasi yung tanghaling tapat, yun yung nawalang araw sa kanila eh. So, yun yung importance guys ng sunlight sa ating mga alaga. So, yun talaga ang number one na kailangan nila is sunlight para gumanda sila. Ayan. So, pag kulang naman sa araw, hindi ganun kaganda. Kulang sa kulay, hindi compact, elongated leaves, so etiolated, yun yung mangyayari. So, ayan guys ang ating video for today. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. To my 800 plus subscribers, thank you very much for supporting my channel. And see you soon. Bye!